Good morning! Hello mga be! Hello mga besh, mga momshi, mga abangers! Ayan, hello, hello, hello! Today is November 28, 2019, and today is my diet vlog day number 2! Ayan, napaka-excited ko pa rin. Isipin ko kung hanggang kailan to. Kung hanggang 5 days, and ang hina na ako. But anyway, ano ba ang masasabi ko from diet day 1, ayan, kung ano ba yung outlook, what do I feel, do I have anything na na-feel ko today, so far ang na-feel ko, yun, napakagaan ng morning, it's very light, very, very light yung morning, hindi yung feeling ko eh, hindi na ako energetic, alam niyo yun, yung early in the morning eh, day off ko ngayon, madalas pag day off ko, nakahilata ako. But marami akong planong gawin dahil I feel energized. Hindi ko pa na-feel ang gutom ever since na nakakain ako. Alam niyo 5 sticks yung sa video ko kahapon. Ang nakita niyo lang siguro 2 sticks ng barbecue pero I keep binging nung iniihaw ko siya. So naka 3 sticks ako doon and another 2 sticks. So parang 5 sticks na yung nakain ko ng barbecue. Ayan, yun lang. Tapos sa spinach, avocado and tomato, olive oil, salt and pepper. Anong tayo ng tubig? Kailangan ko na ng water. Kanina pa ako gising ng 5:30 nung pagkaalis ni Joey. And then, yun, nag-sort out lang ako ng yung mga Facebook, yan, na yung mga nag-comment, nag-Facebook post. Ayan, yun lang naman so far. And then, ano pa ba? I didn't do much at night. Nakita niyo, may practice kami, so hindi na talaga ako nag-vlog. But I wanted to vlog more today, and yun, planning ako for the coming vlogs as well, kung ano-ano yung mga ipopost ko. So, you wait, siguro Sunday, at Sunday time, magpopost ako ng cooking vlog. Ayan, kasama din ng diet vlog ko, yung mga usually na niluluto ko for my low-carb intermittent fasting. So, yun lang, puro ko napansin ko din kahapon, puro ko But anyway, samahan niyo ako yan. Linisan ko saglit yung toilet. Hindi ko naman nakaisasama. Okay. Linisan ko saglit yung toilet. Linisan ko yung bathroom. Nauhaw na talaga ako. Ayan, sama ko na lang kayo. Lilinisan ko lang yung toilet. Ang dami kong linisan. Kailangan kong linisan yung buong carpet na yan. And then this carpet sa my hallway. Linisan ang toilet. Kailangan ko ring linisan ang bathroom. Tingnan nyo naman kung gaano kakala. And shower, lilinisan ko siya pagka maliligo na ako. Ayan, pagka mag-shower ako. Para isang go. Pero marami pa rin akong labahin, mga besh. I need to take out kasi magpapatuyo ako. This is the time. I need to take out all the beddings. At magpapalit tayo ng beddings. Ayan, sama ko na lang. Ang kalat kasi ng room ko kaya hindi ko kayo masama. Sama ko na lang kayo later pagka medyo nalilinis-linis ko na tatanggal ko na yung mga beddings. Okay? Ayan. So, I will see you pag kakakain ako and I will let you know kung ano yung mga kakainin ko today. So, again, 9:30 na guys. Okay? Hindi pa rin ako gutom. Ang last na kain ko is 7:30. Yun yung pinaka-last call kagabi. 7:30 na. Ako nung kumain. So, yun, antay natin. So, 9:30 na ngayon. Tignan natin kung hanggang kailan yung tummy ko. So, itong sinasabing intermittent fasting kasi, yung mga iba kasi, they are fasting on a certain period of time and nagugutom na sila, nahihilo na sila. So, hindi ko masabi if you're doing it right kasi ang tumatak sa isip ko na suggestion ni Sir Dave, hindi naman actually suggestion, ang tumatak talaga sa isip ko, you eat when you're hungry. And pag hindi ka hungry, don't eat. So, yung three meals a day, talagang hindi siya nasusunod if you're doing the low-carb intermittent fasting. So, sa intermittent fasting, ako katulad ngayon, early morning, hindi ako gutom. And I've realized that I'm hindi ako early person to eat. Pero, okay, noon, nung carb life ko pa, lagi akong kumakain early morning, kanin, ulam, and I feel like I'm obligated to eat, obligado ko na kumain, and now I feel like when I need to, then I will eat. If I don't need to, then I won't eat. Hindi siya nagpapabagal ng metabolism, kasi the more na
Pakikinggan niyo yung sarili niyo, the more na alam niyo kung gaano karami, kung kailan ka gutom, kung hindi naman, walang specific time if you're hungry. Kasi base yon sa energy na ginagamit mo throughout the day. Kung meron ka pang energy, hindi mo pa yan mafe-feel. Okay, until na meron pang, yun nga, until na hindi ka nag-overeat talaga dapat. But anyway, ayoko na marami nang sinasabi, no? Tapusin ko lang kasi 9:30 na din. Gusto ko nang may isa lang talaga sa washing machine. So that matuyo, okay, until whole day. Ayan, okay? Sige. Hi! Ayan, nagbabalik tayo. Grabe. Seryoso na to kasi nakataas na yung aking hair. Yan, pero na-feel ko gutom ako. Siguro dahil nag-consume na ako ng energy. Ayan, ayusin ko kayo. May pork dito, pero hindi ko feel parang mag-bacon and egg ulit ako. Ayan, sige, luto ko lang and then balikan ko kayo. Yun, mag-bacon and egg na lang ako ulit. So, bacon. And then, yung may natira pa kahapon. And then, mag-3 scrambled egg na lang ako with cream cheese. Ayan. Meron pa ba ako ng cream cheese para kay Sophia? Ah, kailangan ko nang bumili. Kasi ano, meron siyang ano sa Sunday. Eh, kailangan ko mag-bake ng pastry kasi meron siyang piano recital and sa finger food. So, sabi ko, magbe-bake na lang ako ng strawberry pastry na may cream cheese sa top na si bake. Ayan, so, yun, luto lang ako and then balik ako sa inyo, ha. Medyo hindi maganda yung lighting. Ayan. Yan, oh, sige. Ayan, naluto ko na. So, this is it. Fancy. Ganito yung kulay ng egg kasi inuna kong pinrito yung bacon. Kasi nung kahapon, medyo malamig na siya. Ayan. And then, meron akong suka para dun sa bacon. Kasi masarap yung medyo malasalasang, masim-masim na bacon. Gusto ko yung sinasaw-saw siya sa suka. Yun. So, yun lang ang aking breakfast today. And then, samahan niyo ako later kasi magsasamgyupsal kami. Ala keto. Talaga, hindi, magsasamgyupsal lang kami para ma-enjoy naman ng mga kids as well. And then, ayun, isasama ko kayo later, yan. Pero so far, gutom na ako. And naglalaba ako ng bedsheet. As in, ang dami kong bedsheet from 2, 4, 6, 9 na salang. 2, 4, 6, 9 na salang. Pero gagawin kong quick dun sa ano, parang hindi siya long wash. It's gonna be a short wash. But high siya, yun, para mas malinis. Ayan, so kain lang muna ako mga besh, okay? Eat lang muna, and then I will get back to you. Hi! Ayan, balik tayo. So, punta tayo dun sa pangalawang kain ko. So, nakita nyo naman sa post ko, ayan, sa picture na nagsamgyup kami. Hindi na ako nakapag-vlog kasi may mga bata and ayokong magkaroon ng any problema kasi nga syempre hindi ko din sila mga anak. Yung consent, mahirap na, alam niyo yun. Maraming bata kanina, yung mga anak nila, yung isang friend ko, isa yung younger niya and then yung isang friend ko tatlo. So, medyo dapat ano, yung camera eh medyo paal-paala muna. Ayan. But anyway, nakita niyo na rin sila sa ibang vlog. May mga iba lang na katulad ngayon, nag-vlog lang ako ulit. Eh, hindi sila nakakasama. Kailangan magpaalam muna ulit. And careful, yan. So, yun yung food namin tonight. And then, ayun, hindi naman ako uminom ng much na yung mga drinks, ganon, hindi. Water lang ako. And then, movie marathon lang kami ni Sophia. So, Netflix, night, the Christmas night and the night. Ata parang ganon. But anyway, this is gonna be a good movie. It's a love story. Pwede siya sa kids like Sophia. Yun, hindi ko pa may end ng vlog. I will see you before mag-sleep ako kasi may katanungan akong sasagutin from one of our Facebook viewers na tinatanong kung ano ba yung diet ko dahil gusto niyang sundan or gusto niya ding itry yung diet na ginagawa ko. And I will explain it to you later. Ayan, patapusin lang namin yung movie and then I will get back to you. Ayan, hi, good evening. Ayan, kakatapos lang namin nanood. Napakaganda nung pinanood ni Sophia. Yun, napakaganda. It's all about Christmas.
Ayan, explain ko lang sa inyo, kasi may nagtanong sa akin kung ano ba yung diet ko, yung ginagawa ko ngayon. Sorry. So, nasa low-carb intermittent fasting ako. So, hindi siya pure keto, mga besh ha, mga momshies. Hindi po siya pure keto. Ang pure keto, wala ka talagang carbs na iti-take at magiging strict ka na no carbs at all. Dun sa low-carb diet, meron talaga siya specifically, meron siyang three types ng way ng pag sunod ng diet. First is casual, is naglo low carb ka lang din. So 200 grams lang yung inaalaw mo sa self mo na carbs. And then sa dirty naman, kumakain ka ng mga stuff na unhealthy fats, like nag-use ka lang ng regular fats like canola oil, bacon, mga fried, yung regular and unhealthy fats. And sa strict naman, very strict ka, so good fats naman yung kinakain, pinapasok mo sa sarili mo. You're using certain oils like coconut oil, olive oil, marami. So, yun yung three types nung diet. So, sometimes naka-casual diet ako. Sometimes naka-dirty strict diet ako, and minsan naka-clean strict diet ako. Most likely ina-advise nila yung casual pag matagal mo nang ginagawa yung diet, ina-advise nila Sir Dave na pwede ka nang mag-casual kung na ano mo na yung na-set mo na yung goal mo or nakuha mo na yung goal mo. And sa dirty naman, kung ayaw mong gaanong mag-effort na bumili ng mga ingredients or ayaw mong gaanong mag-effort na na maging maarte sa mga foods, ayun, pwede ka mag-dirty strict diet. And then sa clean naman, yun, magiging strict ka, like ang fats mo na lang magmumula sa mga good fats, like kung mag-fried ka man, gamit ka ng coconut oil, kung gamit ka ng avocado for extra fat, ayan. Tapos, titignan mong maigi, talagang no sugar tayo dito, ha? Kasi yun, talagang no sugar talaga tayo. No sugar talaga tayo. So, hindi ako makapag-further out. Gusto kong tumulong sa mga magtatanong or sa nagtanong about this diet, pero hindi pa ako ganun ka-expert. Disclaimer lang, kasi ayoko ding mag-advise, and then hindi din ganun na yung advice ko ka-helpful because I'm still doing the diet. Ayan, pero napakaganda niya, mga besh, kasi nung tumigil ako ng 2 weeks, hindi bumalik yung weight ko. So, hindi siya nag-bounce back. I'm still 75. Hindi nag-bounce back from 80 or 82. And hopefully, ganun pa rin. And ngayon, nakapag-cheat nga ako ngayon, actually. Kasi nga dun sa Samgyup, pero hindi na lang ako kumain. So, yun yung tinatawag din na dirty streak, low-carb diet. So, yun, naka-dirty lang ako, actually, today. Most of the time, pwede din akong nagki-clean din ako, pero hindi siya yung dire-diretso, guys. Hindi ko masyadong nililimitahan yung sarili ko kasi talagang weaned out ko ang bread, weaned out ko ang kanin. Ayan, so ano lang 'yan, hindi biglaan. May mga iba kasi okay sa kanila ang biglaan, may mga iba na hindi okay yung biglaan. So sa akin kasi, I find it mas tumatagal ako sa isang diet kung hindi ko siya binibigla. Kasi the more na I feel hungry, the more na I feel to crave a lot of things. So, pinakikinggan ko lang yung katawan ko. So, ganun din. Just listen to your body. So, para mas madali sa inyo yung diet at saka hindi kayo bumitiw kaagad. Ayan. So, yun lang yun. Nakita nyo naman yung 2 meals a day ko, mga besh. Yan. Hopefully, makabawi ako tomorrow kasi nga, nakapag-dirty diet ako today. Sana makabalik ako sa clean, strict diet ko tomorrow. And sasamahan ko na ba siya talaga ng full intermittent fasting? Hindi ko pa masabi kasi at around 10, katulad ngayon, tumigil kaming kumain is around 7 o'clock. So medyo umaga kaming kumain ngayon. So 7 o'clock, done, where I'm done. So titignan ko kung
Hanggang ano oras? Most likely 10 o'clock eh. Sa past 2 days, 10:30 nagugutom na ako. Basta nag-start na akong kinonsume yung energy ko. Yan, pag nag-start na akong gumawa ng gawaing bahay, nag-start na akong gawin yung mga kung anik-anik, magkikilos, ganyan. Doon ako nagugutom pag nag-start ng makonsume yung energy ko. And yun lang mga besh, yun lang masasabi ko. Again, feeling ko napaka-boring nung day na to ngayon, day one. Please keep up with me sana kasi pagpasensya nyo na kasi nag-start ako ulit mag-vlog. This is second day. Hopefully, I can give you better content. Tomorrow, papasok ako. Ayan, samahan nyo ako kung ano ba yung usually na kinakain ko sa work. And yun lang. Thank you, thank you. Okay, I'll see you again tomorrow. Bye!